Ang ugong sa tenga o tinnitus ay kondisyon kung saan nakakarinig ng tunog na hindi galing sa paligid. Ito ay common at usually hindi senyales ng anumang seryosong problema. Maari itong mawala ng kusa at may mga treatment naman na makakatulong para mawala o mabawasan ito. Iyan ang ating pag-uusapan ngayon dito sa Karunungan TV. Mga posibleng sanhi ng ugong sa tenga at mga maaring gawin at treatment para mawala o mabawasan ito. Magandang araw! Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang nakakairita na ugong sa tenga na bigla na lang naririnig minsan, lalo na kapag tahimik ang paligid. Ako mismo ay nakaranas din nito noon. Gaya ng aking nabanggit kanina, iyong tunog ay hindi tunog mula sa labas. Ito yung parang ugong o tunog na nasa loob ng tenga nang gagaling. Gusto mo bang i-check kung meron ka din ito? Narito yung mga tunog na maaring marinig. Maaari mong marinig ang mga ito sa isa o parehong tenga. They may come and go, ngunit sa iba, hindi ito nawawala. Ano-ano nga ba ang mga dahilan ng tinnitus o ugong sa tenga? Maraming maaring posibleng dahilan ng ugong sa tenga na naririnig. Marami sa mga nakakaranas nito ay may kasamang pagkawala ng pandinig dahil sa pagkakaroon ng damage sa inner ear. Sinasabi na isa sa bawat tatlong tao na may tinnitus o may naririnig na ugong sa tenga ay wala naman problema sa kanilang tenga o pandinig. So, ano-ano nga ba ang mga dahilan ng tinnitus o ugong sa tenga? Hearing loss, dala ng pagtanda. Damage sa loob ng tenga na sanhi ng madalas na exposure sa malalakas na tunog o ingay. Namuong earwax o tutuli. Middle ear infection. Glue ear. Ito yung pamumuo ng fluid o tubig sa middle ear. Damage sa eardrum. Depression. Anxiety. Meniere's disease. Isang kondisyon na nagiging sanhi din ng hearing loss at vertigo o labis na pagkahilo. Otosclerosis. Isang kondisyon na namamana kung saan ang abnormal na pagtubo ng buto sa middle ear ay nagiging sanhi ng hearing loss. Head injury, anemia, reactions sa ibang gamot gaya ng antibiotics, aspirin, chemotherapy medicines, at iba pa. Mataas na blood pressure, at thyroid problems. Walang mabilis na gamot para maalis ang tinnitus o yung ugong sa tenga. Ngunit madalas, ito ay kusang gumagaling din paglipas ng panahon. Ngunit para sa tinnitus o ugong na sanhi ng ilang kondisyon, ang treatment ay nakafocus doon sa kondisyon na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng ugong sa tenga, gaya ng mga sumusunod. Kung ang ugong sa tenga ay sanhi ng isang sakit, ang paggamot sa sakit na nagsasanhi nito ang solusyon para mawala ang ugong na naririnig. Para naman sa ugong sa tenga na sanhi ng pamumuo ng earwax, maaring iresetahan ka ng eardrops ng iyong doktor. Maari din ng ear irrigation. Ito yung proseso kung saan gumagamit ng pressurized flow ng tubig para mawala ang nanigas o namuo na earwax. Narito ang ilan pa sa mga treatment o pwedeng gawin para sa tinnitus o ugong sa tenga. Sound therapy.
Madalas napapansin ang ugong sa tenga kapag tahimik ang paligid. Ang layunin ng sound therapy o sound enrichment ay punan ng anumang katahimikan ng mga neutral sounds para ma-distract o ma-divert ka sa ugong na naririnig sa iyong tenga. Kasama dito ang pagbubukas ng bintana para may marinig kang ibang tunog galing sa labas. Pagpapanatiling naka-on ang radio o TV, o kaya pakikinig sa mga sounds sa portable music player. Ang ilan ay gumagamit din ng hearing aids na may built-in sound generators para talaga ito sa may mga tinnitus. Relaxation. Ang stress ay nakakapagpalala ng ugong sa tenga, kaya malaking tulong ang iba't ibang relaxation techniques, gaya ng deep breathing exercises at nandyan din ang yoga. Pakikinig ng music. Ang pakikinig sa mga calming music at sounds ay malaki ang maitutulong para ma-relax at makatulog ng maayos ang may mga kondisyon na tinnitus. Sleep pattern. Madalas naaapektuhan ang pagtulog ng isang tao na may tinnitus. Kaya ang pagkakaroon ng sleep pattern o hygiene ay makakatulong para makatulog ng maayos. Gawin lang araw-araw ang sleep pattern na iyong nais. Iwasan din ang pag-inom ng caffeine o alcohol bago matulog. Hobbies. Ang pagkakaroon ng hobby o regular na pagsali sa mga activities na nakakapagpasaya sa iyo ay makakatulong para ma-divert o ma-distract ka sa iyong tinnitus. Support groups. Nakaka-stress ang may kakaibang nararamdaman. Ang pagsali sa support groups ng mga may kaparehas mong kondisyon ay malaki ang maitutulong para mas gumaan ang iyong pakiramdam. Maaari mong i-share ang mga experiences at nararamdaman mo sa iba. Kailan kailangang magpatingin sa doktor? Dapat magpatingin sa isang doktor kapag tuloy-tuloy o regular na nakakarinig ng mga tunog gaya ng buzzing, ringing, or humming sounds sa iyong tenga. Nang sa gayon ay ma-examine nila o ma-check ang loob ng iyong tenga para malaman ang sanhi ng problema. Masisimulan ding gamutin agad ito kung ang sanhi ay ear infection o kaya build up ng earwax. Kapag lumalala ang ugong sa tenga. Kapag ang ugong sa tenga ay nakakaapekto na sa iyong tulog at concentration, kapag nagiging dahilan na ito ng iyong anxiety o depression, kailangan mo nang pumunta sa isang doktor. Ano ang permanenteng ugong? May mga kaso na ang ugong sa tenga ay permanente na at hindi nawawala kahit anong treatment ang gawin, tulad ng paggamit ng hearing aids. Napakahirap nito para sa taong may permanenteng ugong sa tenga at siguradong makakaapekto ito sa pang-araw-araw na buhay. Kadalasan din ang permanenteng ugong sa tenga ay isang sign ng hearing loss o pagkawala ng pandinig. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana kami ay nakatulong regarding sa ugong ng tenga. Stay safe and please subscribe in our channel. Thank you!